Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Itong karanasang ito ay nangyari sa bahay ng aking ate. Nitong mga panahong ito ay kakatapos lang ipagawa ang kanilang bahay at wala pa ngang isang buwan magmula nung tumira sila doon. Isang umaga noon, habang kami ay kumakain ng agahan, ay dumating sina ate sa bahay. Kasama niyang kanyang panganay na anak na sa mga panahong ito ay nasa 5 taong gulang. Oh, iha, ba't kayo na pa rito? At bakit parang wala kang tulog? Tanong ng aking nanay kay ate. Nang tignan ko si ate, totoo nga na parang wala itong tulog. Nanlalalim ang kanyang mga mata at namumutla pa ito. Nay, mukhang kinakailangan namin ng kasama doon sa bahay. Sagot naman ng aking ate, kaya kaming lahat noon ay nagtataka sapagkat kakaibang kanyang kinikilos. Bakit? Ano ang problema? May nanggugulo ba sa inyo? Tanong naman ng aking tatay. Meron po. Maniniwala ba kayo kapag sasabihin ko sa inyo? Tanong naman ni ate at kaming lahat ay tumango. Kaagad naman niyang kinuwento ang mga nangyari sa kanilang bahay. Mahirap man paniwalaan, pero makikita talaga sa mukha ni ate na talagang seryoso ito. Sasamahan kita doon ate. Bakasyon na rin naman. Wala na kaming pasok. Sabi ko naman sa kanya at kaagad naman itong tumango. Iya, pwede naman na dito na muna kayo manatili. Meron pa namang bakanting kwarto dito. Pangkukumbinsi naman ang aking nanay, subalit tumanggi si ate. Huwag na po, sayang po ang pinaghirapan ng aking asawa kung hindi kami titira doon. Sagot naman ang aking ate at tumango na lamang si nanay. Kaagad kong niligpit ang aking mga gamit sapagkat sa araw na ito ay doon na ako titira sa bahay ni ate. Bandang 2:00 ng hapon ay bumiyay kami papunta doon. Nang makarating kami sa kanilang bahay, nakita ko na yung mga gamit sa loob ay wala na sa tamang ayos. Tila ba dinaanan ng malakas na hangin ang loob ng bahay? Ayon naman kay ate, noong umalis ang mga ito, ay nasa tamang ayos naman ang mga gamit. Kaya labis ang kanyang pagtataka. Ate, baka napasok ang bahay niyo. Baka nanakawan kayo. Bulalas ko noong sandaling iyon. Kaagad naming tinignan ang mga pinto at bintana. Subalit nakalak naman ang mga ito. Wala rin namang pwedeng daanan maliban sa mga ito. Kaagad namang tinignan ni ating ang mga gamit. Wala namang nawawala. Bakit nagkaganito? Nagtatakang tanong naman ni ate. Inayos na lang namin ang mga gamit. At habang nililigpit namin ang mga ito, ay mabigat ang aking nararamdaman. Pakiramdam ko ay mayroong nakatingin sa akin. Kaya binuksan ko ang mga bintana sapagkat madilim sa loob.
Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig ako ng mga boses sa kusina na tila ba mayroong nag-uusap-usap. Ate, nadidinig mo rin ba? Tanong ko sa kanya. Ang alin? Tanong naman niya. May nag-uusap sa kusina. Sigurado ka bang hindi mo nadidinig? Tanong ko pa at napailing na lamang ito. Dito ko napagtanto na kaya pala hindi nakakatulog ng maayos si na ate. Marami palang nagaganap na kababalagan sa kanilang bahay. Ate, kailan kayo magpapa-blessing? Tanong ko sa kanya at pagkatapos kong banggitin ang mga salitang ito ay nakarinig kami ng mga kalabog sa kusina. Kaagad naman kaming pumunta doon at nakita namin na yung mahabang cabinet na nakasabit sa pader ay nalaglag na tila ba hinila ito mula doon. Yung mga baso at pinggan na nasa loob ay nagkalat sa sahig at ang ilan sa mga ito ay nabasag. Talagang nakapagtataka. Hindi na tama ito. Samahan mo ko at hahanap tayo ng albularyo. Sabi ni ate at bigla namang nanindig ang aking mga balahibo at uminit ang aking mga tenga. Kaagad naman kaming naghanap ng albularyo at isinama namin ito sa bahay ni ate. Pero hindi pa man kami nakakapasok sa bakuran, ay agad na itong napahinto. Diyos ko, ang dami! Sabi ng albularyo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong naman ng aking ate. Susubukan kong paalisin ang mga ito. Sagot naman ng albularyo. Habang patingin-tingin si iba't ibang parte ng bahay na tila ba mayroong nakikita. Tumango na lamang kami. Mayroong ginawang orasyon ng albularyo bago ito sumigaw na lumayas sa mga nakatirang elemento sa bahay ni ate. Pero walang ano-ano ay nanigas ang kanyang katawan at bumagsak ito sa lupa. Ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang bunganga ay nakabuka. Parang naging estatwa ito noong sandaling iyon. Kaagad ko naman siyang pinuntahan at nang sinubukan ko siyang buhatin, pakiramdam ko ay humahawak ako sa isang bato. Talagang nanigas ang kanyang katawan. At walang ano-ano ay nakarinig kami ng mga boses sa loob ng bahay na tila ba mayroong nag-uusap-usap doon. Makalipas ang ilang minuto ay bigla namang huminga ng malalim ang albularyo at ayon sa kanya, isang demonyo ng kanyang kinakalaban. Sinubukan pa rin niyang palayasin ang mga ito subalit hindi niya nakayanan. Hanggang sa napagpasya ni ate na umuwi na lamang sa bahay upang pagplanuan ang pagpapa-blessing. Mahigit isang linggong na natili sina ate sa bahay. Fast forward po tayo. Matapos ang pagpapa-blessing ay doon kami natulog sa bahay ni ate at wala na kaming nararamdamang kakaiba hanggang sa nagtuloy-tuloy na ito. Naging tahimik na ang bahay ni ate at lumayas na ang demonyong nanggugulo doon. Itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari sa mismong bahay ko. Nitong mga panahong ito ay mayroon na akong asawa at buntis po ito. Itong karanasang ito ay tungkol naman sa aswang. At noong una, talagang hindi ako naniniwala pagdating sa mga ito. Nakabili ako ng lupa sa isang probinsya. Ito yung napili naming lugar para kung sakaling bibisita man kami sa kanya-kanya naming mga pamilya ay medyo malapit at walang isang oras ang biyahe. Noong una ay wala naman kaming naranasang kakaiba.
mahimbing naman ang tulog namin tuwing gabi. Makalipas ang ilang taon magmula nung tumira kami doon, ay nalaman kong buntis ang aking asawa. Ang saya ko noon kasi ilang taon naming sinubukang makabuo. Kaya magmula noon ay huminto ito sa pagtatrabaho kasi gusto kong magingat ito sa kanyang kinikilos. At araw-araw, siya ang naiiwan sa bahay. Isang umaga noon, habang ako ay nagluluto ng almusal, ay nagsabi itong asawa ko na hindi siya nakatulog ng maayos. Bakit mahal? Ano ang problema? Tanong ko noong sandaling iyon. May narinig kasi akong kakaiba kaninang madaling araw. Parang tunog ng ibon, kaya hindi na ako nakatulog. Sagot naman niya. Ibon lang yan, mahal. Huwag kang matakot. Walang aswang dito. Sabi ko, nang sa ganun ay hindi ito matakot. Baka nga, mahal. Baka napapraning lamang ako. Sagot naman niya at agad akong tumawa. Ingatan mo yung anak natin. Huwag kang magpapadala sa takot. Ilang taon natin siyang hinintay. Dagdag ko pa. Dumating naman itong gabi na ginising ako ng aking asawa sapagkat narinig ulit niya ang tunog na ito. Kaagad naman akong bumangon kasi gusto kong malaman kung ano talaga ang tunog na ito. Wak! Wak! Umalingaw-ngaw ito sa buong paligid at sabi ko, baka isa lamang itong ibon na uwak. Matulog ka na, mahal. Isa lamang itong uwak. Marami doon sa probinsya namin. Sagot ko naman, sapagkat hindi na bago sa akin ang tunog na ito. Tumangon na lamang ang aking asawa at pinikit ang kanyang mga mata. Niyakap ko naman ito, nang sa ganon ay maramdaman niya na protektado ito. Makalipas lang ang mahigit kalahating oras, ay ginising ulit ako ng aking asawa. At sabi niya, sumasakit daw ang kanyang tiyan. Gagamit ka ba ng banyo? Sasamahan kita. Sabi ko naman, hindi naman ako natatae. Masakit lang talagang tiyan ko. Sagot naman niya. Kaagad naman akong bumangon at sinindihan ko ang gasera. Pero walang ano-ano ay nakarinig kami ng mga yapak sa labas ng bintana na tila ba mayroong tumakbo papalayo. May mga yapak. Bukang may tao sa labas. Bulalas naman ang aking asawa at nagsimula na itong kinabahan. Sino yan? Pasigaw na tanong ko habang nakatingin sa nakasarang bintana. Diyan ka lang, mahal. Dagdag ko pa at kaagad akong kumuha ng patalim. Dahan-dahan ko namang binuksan ang bintana. Subalit wala naman akong nakita sa labas. Kaya sinara ko na lamang ito. Masakit pa ba? Tanong ko pa sa aking asawa. Hindi na, mahal. Halika na dito. Sagot naman niya at agad akong bumalik sa kama. Makalipas ang ilang sandali ay narinig ulit namin ang tunog at nasundan ito ng lundag sa bubong ng bahay. Kaagad naman kaming napabalikwas. Kung sino at ano ka man, wag na wag mo kong susubukan. Pasigaw na sabi ko habang nakatingin sa bubungan. Mahal, aswang na talaga to. Bulalas naman ang aking asawa. Uminit bigla ang aking ulo, kaya agad naman akong pumatong sa isang upuan at aking pinagtutusok ng patalim
ang bahagi na kung saan siya lumundag. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng mga yapak. Papunta ito sa gilid ng aming bahay at bigla namang nawala. Nasundan ulit ito ng tunog. Wak! At hindi na naulit pa. Hindi na lamang ako natulog noong madaling araw na ito. Nang sa ganon ay mabantayan ko ang aking asawa. Maaga pa lang ay humanap kami ng isang albularyo at mayroon namang nakapagturo. Binigyan niya kami ng mga pangontra at maliban dito ay mayroon kaming nalaman. Ang baryo daw na tinitirhan namin ay dating pinamamahayan ng mga aswang. Dagdag pa niya, ang kanyang lolo ay maraming nakaalitan doon noong nabubuhay pa ito. Marami siyang nakalaban na aswang. Sigurado pa daw ito na yung aswang na nambubulabog sa amin na hindi taga doon. Kasi bago pa man daw mamatay ang kanyang lolo, ay sinabi niya kung ano ang mga baryo na mayroong mga aswang. Mayroon din siyang binigay na abiso para sa amin. Mag-alaga daw kami ng aso at kambing. Matalas daw ang pakiramdam ng aso tuwing gabi. At yung amoy naman ng kambing ay kayang itaboy ang mga masasamang elemento. Sa araw na ito ay kinuha namin ang alagang aso ng aking kuya. Doon namin pinatira sa bahay at walang gabi na hindi ito umaalunong. Isang pahiwatig na mayroon pa ring umaaligid sa aming bakuran. Ilang gabi akong nagpuyat para lang masigurado na ligtas ang aking mag-ina. Dumating pa itong gabi na yung alulong ng aso namin ay talagang kakaiba. Tahol ito ng tahol na tila ba mayroong nakikita. Ako naman ay naalarma sapagkat malakas ang kutob ko na mayroon talagang umaaligid. Nang dahil dito ay gumawa ako ng maliit na butas sa gilid ng bintana. Pagkatapos kong gumawa ng butas ay kaagad akong sumilip. Nakita ko na yung aso namin ay nakatingin mismo sa aming bintana habang tumatahol. Kaya labis ang aking pagtataka. Nang napasulyap ako sa itaas ay mayroon akong nakitang maiitim na kamay na merong mahahabang kuko na nakapasok na sa maliit na siwang malapit sa bubong. Ang siwang na ito ay ang pagitan ng bubong at dingding. Kaagad ko namang pinagtutusok ng patalim ang mga kamay na iyon. Talagang sinagad ko. Hanggang sa nakarinig na lamang ako ng angil sa labas na tila ba nagalit pa ito. O ano? Ikaw pang galit? Hindi ako takot sa iyo. Pasigaw na sabi ko. Ang asawa ko naman ay nakatingin lang sa akin habang nakayakap sa isang unan. Alam kong takot na ito. Hindi nagtagal ay kaagad kong binuksan ang bintana at nakita kong nakatingin ang aso sa labas ng aming bakuran habang tumatahol. Isang pahiwatig na meron siyang nakikita doon. Hanggang sa umalulong din ang mga aso ng aming kapitbahay na tila ba mayroong nakikita ang mga ito. Ang pangit pakinggan at nakakakilabot. Pero makalipas lang ang ilang minuto ay huminto din naman ang mga ito at naging tahimik naman ang paligid. Hindi na lamang ako natulog sa gabing iyon. Magmula noon ay hindi na nasundan pa ang mga pagpaparamdam. Makalipas ang mahigit isang buwan ay naging tahimik ang lahat. Hindi na rin umaalunong ang aming alagang aso at para sa amin, isa na itong pahiwatig na wala nang umaaligid sa aming bakuran. Pero ang sabi ng aking asawa, ayaw na niyang manatili doon. Hindi daw niya kaya kasi nakakatakot. Kaya napagpa siya namin na doon na lang muna manatili sa bahay ng kanyang mga magulang. Nagustuhan ko ang lugar doon kaya napagpasyahan ko
na ibenta ang aming bahay at lupa. At doon na lamang kami nagpatayo sa lupain ng kanyang mga magulang. Hindi na rin nasundan pa ang mga karanasang ito hanggang sa mga anak ng aking asawa. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa walang sawang pag-upload ng mga kwento dito. Mag-ingat kayo palagi. Hanggang sa muli. More power. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa probinsya na kung saan lumaki ang aking tatay. Nitong mga panahon ito ay naisipan kong bumisita doon upang kumustayan ang kalagayan ng aking lolo at lola. Ito ang mga magulang ng aking tatay. Wala na pong paligoy-ligoy pa. Sisimulan ko na ang kwento. Gabi na noong nakarating ako sa probinsya at mula sa bayan ay sumakay ako ng habal-habal. Madilim, maputik at makitid ang daan papunta sa baryo ng aking lolo at lola. At kung papatayin man ang ilaw ng motor, sigurado na wala kang makikita sa daan. Wala pa kasi mga streetlight sa mga panahong ito. Nang marating ko ang bukana, ay kaagad akong naglakad. At sa tansya ko, nasa 200 metro ang layo ng bahay mula sa bukana. At habang naglalakad, ay bigla namang naging maalinsangan. Kaya labis ang aking pagtataka, sapagkat noon pa man, ay malamig talaga ang klima doon. Kasi halos 80% ng baryo ay kakaw yan. Wala rin akong dalang anumang ilaw. Umaasa lamang ako sa liwanag ng buwan. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng tunog na kuto-kuto, kaya kaagad akong kinilabutan sapagkat marami na akong narinig na kwento pagdating sa tunog na ito. At ayon pa kay Lola sa side ng nanay ko, pag marinig mo ang tunog na ito ay merong aswang. Binilisan ko ang paglalakad sapagkat nararamdaman ko na mayroong presensya. Walang ano-ano, narinig ko na parang mayroong dumapo sa isang puno. Parang mayroong tumalon doon, subalit hindi ko na lamang pinansin at hindi na ako lumingon. Baka kasi ano pang aking makita. Hanggang sa naisipan ko ng tumakbo. Habang tumatakbo, ay nakakarinig din ako ng mga yapak sa aking likuran na tila ba mayroong sumusunod. Huwag kang lilingon. Tumakbo ka lang. Sabi ko sa aking sarili, subalit nakaramdam ako ng matinding pamamanhid, lalong-lalo na sa aking mga paa, at halos hindi ko na maramdaman ang mga ito. Nang marating ko ang bahay ni Lolo at Lola, ay kaagad akong sumigaw na buksan ako ng mga ito. Pinagbuksan naman ako ng aking tiya na siyang nag-aalaga kay Lolo at Lola. Oh, iho! Anong nangyari? Nay, tay, nandito yung apo nyo. Bulalas ng aking tiya. Kaagad naman akong pumasok at uminom ng malamig na tubig. Habang sina tiya naman ay nakatingin lang sa akin at naghihintay na matapos akong uminom. Apo, bakit ka ginabi? Tanong naman ng aking lolo. Meron po kasi akong trabaho kanina. Gusto ko lang pong kumustahin kayo.
kaya ako na pa rito. Mananatili ako dito hanggang Lunes ng umaga. Sagot ko naman. Pero bakit parang nakakita ka ng multo? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka namumutla? Tanong pa ng aking tiya at kaagad naman akong tumingin sa salamin. Totoo nga na namumutla ako noong sandaling iyon. Kaya agad akong nagilamos. Tiya, hindi ko alam kung maniniwala kayo sa aking sasabihin. Sabi ko pa. Bakit? Ano yon? Nagtatakang tanong naman ng aking lolo. Nakarinig po ako ng kutokoto. Diba, may aswang pa ganon? Tanong ko pa. Saan mo narinig? Tanong naman ng aking tiya at kaagad ko namang sinabi kung saan. Diyos ko iyo, sa susunod, huwag kang magpapagabi. Sabi naman ng aking lola. Nalaman ko din sa mga ito na hindi pa man ako pinapanganak ay marami na talagang mga kwentong aswang sa kanilang baryo. Noon ko lang nalaman ang tungkol dito sapagkat lumaki ako sa side ng aking nanay. Pagkatapos kong kumain ng hapunan ay kinausap ako ni tiya at lola habang si lolo naman ay nagpausok ng goma. Isang paraan daw ito upang maitaboy ang aswang. At dagdag pa ni lola, ganun talaga kapag isang dayo o minsan lang pumupunta sa isang lugar, talagang lapitin ng mga masasamang elemento. Makalipas ang isang oras ay pumasok na ako sa aking kwarto at kaagad na humiga sa kama. Makalipas ulit ang mahigit kalahating oras ay dinalaw ako ng antok. Subalit pilit ko itong nilalabanan kasi pakiramdam ko ay meron talagang presensya at baka nakamasid lamang ito sa akin. Pero hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Makalipas ang ilang oras. Anak, anak, gising. Sabi ng aking tatay sa aking panaginip. Sa mga panahong ito, mahigit 6 na taon na ang nakakalipas magmula nung pumanaw ang aking tatay. Kaya nung nagising ako, kaagad akong umiyak sapagkat nasasabik akong makita ito. Walang ano-ano ay nanindig ang aking mga balahibo at sinasabi ng aking sarili na merong nakatingin sa akin. Nang mapasulyap ako sa bintana, ay nakita kong nakabukas na ito ng kaunti. Subalit unti-unti kong napagtanto na merong mga mata. Kaagad naman akong bumangon at nang marating ko ang pinto ay lumingon pa ako sa bintana. Subalit hindi ko na makita ang mga matang iyon. Nakarinig na lamang ako ng mga yapak sa labas at dali-dali naman akong tumungo sa kwarto ni tiya upang ipaalam ang tungkol sa aking nakita. Tiya, tiya, gising. Pabulong na sabi ko. Nang magising ito, ay kaagad kong kinuwento sa kanya ang aking nasaksihan. Kaya agad siyang nagsindi ng gasera at binuksan ang bintana ng kanyang kwarto. Nakita ko siyang tumingin sa magkabilang bahagi at hindi nagtagal. Kanyang sinarang bintana. Wala naman iyo. Baka namamalik mata ka lang. Sabi pa ng aking tiya. Hindi tiya. Sigurado po ako. Mga mata ang aking nakita. Sagot ko naman. Dito ka na muna matulog sa kwarto. Nang sa ganon ay hindi ka matakot. Sagot naman ng aking tiya at kaagad naman akong tumango. Hindi nagtagal ay aking inilapag ang banig at kaagad akong humiga.
Ang bahay noon ay mayroong silong at yung sahig ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kawayan. Meron itong maliliit na siwang. Kaya kung titingin ka man sa sahig ay makikita ang ilalim ng bahay. Parang ganun yung disenyo. Makalipas naman na mahigit kalahating oras ay dinalaw ako ng antok. Takot man ako pero nangingibabaw pa rin ang pagod. Parang pipikit na ang aking mga mata at hindi ko namalayan na nakatulog ako. Makalipas ulit ang ilang oras ay nagising ako sapagkat meron akong nararamdaman sa aking likod. Parang tinutusok ito. Kaagad naman akong bumangon at tumingin sa aking hinihigaan at kitang-kita ko ang isang mahabang kuko. Kaagad ko namang ginising si Tia at nakarinig ako ng mga yapak sa silong na tila ba mayroong nagmamadaling lumabas doon. Ano yun, Iyo? Tanong ng aking Tia. Sinabi ko naman ang aking mga nasaksihan at walang ano-ano ay nakarinig kami ng kuto-kuto sa di kalayuan. Mukhang inaaswang ka, Iyo. Meron talaga siyang balak sa'yo. Dagdag pa ng aking Tia. Wala rin naman siyang kakainin sa aking Tia. Hindi naman ako mataba. Pabirong sabi ko naman. Besteng aswang na yan. Huwag na lang kaya tayong matulog. Tanong pa ng aking Tia at kaagad naman akong tumango. Yun nga ang ginawa namin. Kinaumagaan, nagtanong naman si Lola kung bakit doon ako natulog sa kwarto ng aking Tia. Sinabi naman namin kung anong dahilan at kaagad naman siyang naliwanagan. Tumawag naman ang albularyo si Lolo upang humingi ng mga pangontra at siya mismo ang naglagay sa paligid ng bahay. Magmula noon ay naging tahimik naman ang bawat gabing nagdaan. Hindi na nasundan pa ang mga karanasang ito at nalaman din namin sa albularyo na yung mga aswang ay nagsisilabasan sa mga panahong iyon. Tumutubo ang mga labong at nangangati daw ang mga ito kaya sila nagsisilabasan. Hindi ko lang alam kung bakit ganito ang kanilang paniniwala. Mayroon pa po akong isang karanasan. Nangyari naman ito sa aking dating pinagtatrabahuan. Isa po itong opisina. May isang pagkakataon na nagkaroon kami ng overtime at ako yung pinakahuling lumabas. At syempre, ako rin na magliligpit ng mga gamit at papatay ng mga ilaw. Habang nagliligpit ay nakaramdam ako ng mabigat at yung aking mga batok ay naging mahigpit. Kaya agad akong napahinto at napahawak dito. Wala naman kaming lahing high blood, kaya labis ang aking pagtataka. Pagod lang siguro to. Sabi ko sa aking sarili at pinagpatuloy ko ang paglilinis. Makalipas ang ilang sandali ay mayroong nahagip ang aking kanang mata. Parang mayroong dumaan sa aking gilid. Agad naman akong tumingin ng direkta doon, subalit wala naman akong nakita. Hanggang sa yung mga ilaw ay kumukurap-kurap. Pero makalipas ang ilang segundo ay bumalik din naman sa normal. Unti-unti na rin akong nilalamig na tila ba nasa loob ako ng isang ref at naninindig na ang aking mga balahibo. Walang ano-ano ay nakakita ako ng kabaong na dumaan sa bintana ng opisina. Mayroon itong kandila sa ibabo kaya agad akong nataranta. Dali-dali ko namang pinatay ang mga ilaw at kaagad akong lumabas. Hindi ko na pinagpatuloy ang pagliligpit ng mga gamit. At habang tumatakbo ako sa hallway, pakiramdam ko ay mayroong nakasunod sa akin at mas naging mabigat pa ang aking nararamdaman. Walang ano-ano
ay mayroon namang sumigaw. Hoy, bumalik ka rito. Ang lakas nun at nasa malalim na boses at nasundan ito ng pagtawa. Nang makalabas na ako sa establishmento ay nagtataka naman ng sikyo kung ano man nangyari. Nakita niya akong pawis at namumutla. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong ng sikyo. Diyos ko, kabaong. Nakakita ako ng kabaong. Sabi ko habang hinihingal. Ganyan na ganyan ang reaksyon ko noong nakita ko rin ng kabaong. Mabuti nga't yan ang nakita mo. Sagot naman ang sikyo at nalaman ko na marami pala itong karanasan doon. Sa ilang taon kong pagbabantay dito, marami na akong narinig, naramdaman at nakita. Pero sanay na rin naman ako. Alangan namang magpapadala ako sa takot at hihinto sa trabaho. Magdasal ka. Yan ang tanging armas ko dito. Mahabang sabi ng sikyo at napailing na lamang ako. Yung bigat na aking nararamdaman ay talagang hindi nawala hanggang sa bahay. Tinawag ko na lamang ang sikat na manghihilot sa aming baryo upang ako ay hilutin. Subalit sa gabing ito ay napaniginipan ko ang isang itim na tao. Nakatayo daw ito sa loob ng aming opisina nang siya ay aking makita. Mayroon siyang habilin sa akin. Sabihin ko daw sa may-ari ng establishmento na huwag galawin ang malaking puno sa likod. Kasi kung gagalawin daw ito ay hindi magugustuhan ng may-ari ang konsekwensya. Nung una, para sa akin ay isa lamang itong panaginip. Kaya hindi ko ito sinabi kahit kanino. Makalipas ang isang linggo ay napansin ko na yung may-ari ng establishmento ay hindi ko na nakikita. Sa aking pagtataka ay nagtanong ako sa isang tagapamahala kung nasaan ang may-ari. At sabi niya, nagkaroon daw ito ng sakit sa kaliwang paa at hindi siya masyadong nakakalakad. Makalipas ulit ang isang linggo, ang kanyang kanang paa ay lumobo at hindi na rin siya nakakalakad. Sa mga panahong ito ay pabalik-balik doon ang puputol sa puno. Hindi naman ako nakatiis at sabi ko, bahala na kung hindi maniniwala ang may-ari. Basta sasabihin ko sa kanyang tungkol sa aking panaginip. Yun nga, sinamahan ako ng isang tagapamahala at sinabi ko sa may-ari ang tungkol dito at sa aking mga naging karanasan doon. Dito ko nalaman na mayroon din pala siyang paniniwala pagdating sa mga kababalagan. Kaya hindi na niya itinuloy ang pagpapaputol sa mga puno. Makalipas lang ang ilang araw ay unti-unting bumalik sa normal ang kanyang mga paa. Unti-unti ring nawala ang pananakit. Labis ang kanyang pasasalamat kasi naglakas loob daw ako. Magmula nun ay palagi na siyang nag-aalay ng pagkain sa likod ng establishmento. Patagal ng patagal ay nasasanay na ako sa mga pagpaparamdam doon at minsan nakakakita ako ng mga anino, mga usok at ilang mga figura. Subalit hindi ko na lamang pinapansin. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa baryo na dati naming tinitiran.
nitong mga panahong ito ay mayroon na akong isang anak at kakalipat lang namin doon. Sisimulan ko ang kwento sa pinakaumpisa. Maraming salamat sa ibibigay niyong kaunting oras. Magmula nung tumira kami sa baryo na ito ay naging payak, masaya at tahimik ang buhay namin. Matagal-tagal din kaming tumitira sa mga bahay ng aming mga magulang. Kumbaga nitong mga panahon ito ay kakabukod lang namin. At yung kinatitirikan naman ng bahay ay dating kakawyan ayon sa mga kapitbahay. Makalipas ang ilang buwan magmula nung tumira kami doon ay unti-unti kaming nakakaramdam ng kakaiba. Nakakarinig din kami ng mga tunog na noon ay hindi naman namin nadidinig sa lugar na kinalakihan namin. Pero nung una ay hindi namin pinansin. Kasi sabi ko, baka mga ibon lamang ito o mga insekto. Dumating itong gabi na nagising kami sa iyak ng aming anak. Kaagad ko namang sinindihan ang dalawang gasera para lumiwanag ang kwarto. Mahal, mukhang nananaginip ang anak natin. Pabulong na sabi ko habang nakangiti at tumango naman ang aking asawa habang buhat-buhat niya ito. Itong panganay naming ito ay nasa 3 taong gulang pa lamang, maputi at mestizo. Maya-maya lang ay narinig namin na parang mayroong lumundag sa likod ng aming bahay. Kaya agad kaming nagtinginan ng aking asawa habang ang anak namin ay patuloy pa rin sa pag-iyak. Kaagad naman akong tumungo malapit sa banyo sapagkat mula doon ay matatanaw ang bahagi na kung saan namin narinig ang lundag. At habang pasilip-silip ako sa bahagi na iyon ay nanindig ang aking mga balahibo at biglang lumamig ang simoy ng hangin. Nasundan ito ng mabahong amoy. Hindi ko matukoy kung saan nanggagaling ang amoy na ito sapagkat malakas din ang hangin. Mahal, bumalik ka na dito. Sabi ng aking asawa at kaagad naman akong sumenyas na sandali. At makalipas lang ang ilang minuto ay naging maalinsangan at yung mabahong amoy ay unti-unting nawala. Ang anak naman namin ay tumahimik hanggang sa nagtuloy-tuloy na ito. Kaagad ko namang kinuwento sa aking asawa kung ano ang aking naamoy at naramdaman. Pero ayon sa kanya, wala naman daw siyang naamoy noong mga sandaling sumisilip ako sa bintana. Kaya labis ang aming pagtataka. Kinabukasan ay napansin namin na namumutla ang aming anak. Kaya kaagad namin itong dinala sa bahay paggamutan. Nang sa ganon ay malaman namin kung ano ang kanyang kalagayan. Hindi pa kasi masasabi ng bata kung ano talagang kanyang nararamdaman. Kaya mas mabuti nang sigurado. May mga gamot silang binigay sa amin at kinakailangan daw naming ipaubo sa kanya. Makalipas ang ilang araw, isang gabi, habang ako ay nag-iigib ng tubig sa likod ng bahay, ay nakarinig ako ng tunog na nanggagaling sa mga nagtataasang puno sa di kalayuan. Kaagad naman akong napatingin doon at napatanong. Anong ibon kaya iyon? Sabi ko habang nakatingin doon at hindi nagtagal. Mahal, pumasok ka na dito. Pasigaw na sabi naman ng aking asawa at sa mga sandaling ito ay nasa loob na sila ng kwarto sapagkat tulog na ang aming anak. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng mabigat na lundag sa harap ng bahay na tila ba isang malaking taong may gawa nun. Kaya agad akong pumasok at kumuha ng itak sa kusina para sigurado. Hindi ko na sinabi sa aking asawa ang tungkol dito. At bumalik naman ako sa likod ng bahay para umikot. Nang marating ko ang harap ng bahay ay wala naman akong nakita. At noong babalik na sana ako sa likod
ay nakarinig ako ng langit-ngit sa bubungan. Gawa lamang kasi ito sa pawid. Noong tumingin ako doon, laking gulat ko nang makakita ng figura. Parang isang taong nakadapa. Tinitigan ko ito ng mabuti at makalipas lang ang ilang segundo ay nakita ko siyang gumalaw, kaya agad akong napaatras. Hanggang sa gumapang ito papunta sa kabilang bahagi na tila ba isang butike. "Mahal! Mahal!" Pasigaw na sabi ko habang tumatakbo papasok sa loob ng bahay. Walang ano-ano ay bigla namang umiyak ang anak namin na tila ba nasasaktan. "Ano yun, mahal?" Tanong naman ang aking asawa. "May tao sa bubong." Bulalas ko at agad namang nanlaki ang kanyang mga mata. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarinig ulit kami ng lundag sa likod ng bahay at mga yapak na parang tumatakbo papalayo. Hindi nagtagal ay huminto sa pagiyak ang anak namin. Subalit nakita kong namumutla ito at halos wala ng puwersa ang kanyang katawan. Pero nung una, inisip namin na baka napagod lamang ito sa kakaiyak. Pinainom din namin siya ng gamot bago ito makatulog. Napagpasyahan naman namin ang asawa ko na hintayin na lamang na sumikat ang araw. "Mukhang inaaswang tayo, mahal," sabi ko noong sandaling iyon. Yan din ang aking hinala magmula nung nagkasakit ang anak natin. Sagot naman ang aking asawa at ako naman ay napailing. Kinabukasan ay kaagad kaming tumungo sa isang albularyo upang matingnan ang anak namin. Nagulat kami sa kanyang sinabi. "Itong anak nyo ay gustong kunin, kaya palagi itong nagkakasakit. Gusto nyo bang samahan ko kayo ng ilang gabi?" Tanong ng albularyo. "E paano nyo po nalaman na gusto siyang kunin?" Nagtatakang tanong ko naman. "Hindi lang naman kayo ang lumapit dito na taga doon. Mas malala ang naging karanasan ng ilan sa inyong kabaryo." Sagot naman niya. "Kung ganon, marami pong aswang doon sa baryo." Tanong ko pa. "Walang naninira na aswang doon sa inyo. Pero sa kabilang baryo, marami. Kaya mag-ingat kayo. Bantayan niyo ang anak niyo. Baka sumama sa hindi niya kakilala." Sagot pa niya at tumango na lamang ako. Yun nga, sa araw na ito ay doon siya matutulog sa bahay. Nang sa ganon ay maitaboy niya ang aswang na nambubulabog sa amin. At habang naglalakad kami papasok sa loob ng baryo, yung mga taong nakakasalubong namin ay bumabati sa kanya. Dito namin napagtanto na talagang tanyag ang albularyo na ito. "Magandang araw po, tay." "Uy, iya. Anong problema?" Tanong ng isang kabaryo. "Yung anak ko, ilang gabi nang dinadalawan." Sagot naman ang aking asawa. At nang makarating kami sa bahay, ay nakita kong naglibot-libot ang albularyo. Mayroon siyang tinitignan sa ilang bahagi ng bakuran. Nakita ko rin nagsasalita ito habang nakasandal sa isang puno na tila ba mayroong binabanggit na orasyon. Ito yung unang pagkakataon na nakakita ako ng ganon. At bago sumapit ang gabi, ay inutusan ako ng albularyo na maghanap ng manunggal at isabit ko daw ito sa mga bintana at pinto. Nang sa ganon ay hindi daw makapasok ang aswang. Pagpatak ng alas 8, kaming tatlo ay pumasok na sa loob ng kwarto
habang ang albularyo naman ay nagpaiwan sa sala. Doon daw siya magbabantay. At bandang alas 10 ay nakarinig kami ng tunog na nanggagaling sa kakawyan. Kaagad ko namang tinapik ang aking asawa. Mahal, ito yung narinig ko bago makita ang aswang sa bubong. Pabulong na sabi ko at narinig namin na parang umuusal ang albularyo. Alam na niya siguro na aswang na ang gumagawa ng tunog na iyon. At makalipas lang ang mahigit kalahating oras ay nakarinig na kami ng lundag. Isang pahiwatig na nasa loob na ito ng aming bakuran. Kaagad naman akong tumungo sa pinto at dahan-dahan ko itong binuksan. Sinilip ko ang albularyo at nakita kong may hawak siyang buntot ng pagi at tila ba naghahanda ito para sa paparating na labanan. Kaagad naman akong lumabas ng kwarto. Dito ka lang. Bantayan mong mag-ina mo. Pabulong na sabi niya at tumango na lamang ako. Makalipas lang ang ilang sandali ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng bahay. At walang ano-ano ay biglang umiyak ang anak namin. At dito na siya lumabas upang hanapin ang aswang. Kaagad naman akong bumalik sa kwarto upang bantayan ang aking mag-ina. At habang umiiyak ang anak namin ay nakakarinig kami ng mga lagapak at lagabog sa labas ng bahay na tila ba mayroong kaaway ang albularyo. At makalipas lang ang mahigit 10 minuto ay nakarinig kami ng mga yapak na tumatakbo papunta sa kakawyan. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Pasalamat ka at yan lang ang ginawa ko. Kung magmamatigas ka pa, mapipilitan akong tugisin ka tulad ng iba. Pasigaw na sabi ng albularyo at kaagad itong pumasok sa loob ng bahay. Hindi nagtagal ay huminto sa pagiyak ang anak namin at kaagad naman itong nakatulog. Sigurado ako na pag-iinitan nila ako. Pero sanay na rin naman ako sa mga ganitong sitwasyon. Mayroon namang pumuprotekta sa akin. At kayong dalawa, magdasal kayo sapagkat makapangyarihan ito. Huwag kayong matakot. Mahabang sabi ng albularyo at tumango na lamang kami. Naging tahimik naman ang gabing ito at noong sumikat ng araw ay maagang umuwi ang albularyo. Mayroon siyang binigay na medalyon para sa anak namin at huwag na huwag daw namin itong alisin sapagkat ito ang magsisilbing proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Dagdag pa niya, ang anak namin ay talagang lapitin kaya ingatan daw namin ito. Huwag ipapahawak kung kani-kanino. Tay, paano po kung babalikan kami dito? Tanong ko naman sa kanya. Hindi na babalik yon, sapagkat mayroon akong iniwan dito. Hindi ko nalang sasabihin sa inyo. Baka hukayin nyo. Sagot naman niya. Magmula sa araw na ito ay naging tahimik ang bawat gabing nagdaan. Subalit na pagpasya naman ng aking asawa na lumipat sapagkat ayaw na niyang maulit ang karanasang ito. Maliban dito ay gusto ko ring ligtas ang aking anak kaya sumang-ayon ako sa kanyang suwestiyon. Lumipat kami noon sa isang baryo na malapit lang sa bayan. Bakuran lang ang pagitan ng bawat bahay kaya magmula noon ay naging kampante kami. Subalit dumating pa itong panahon na meron akong naranasang kababalagan pero hindi na ito tungkol sa aswang. Isang hapon noon ay kakadating ko lang galing trabaho. Sa likod ako dumaan sapagkat tuwing hapon ay doon tumatambay ang aking mag-ina. Subalit nakita kong wala sila doon kaya agad kong tinawag ang mga ito. Mahal, anak, nandito na ako.
Pasigaw na sabi ko habang nakatingin sa bahay. Nakita ko naman ang bintana sa ikalawang palapag na nakabukas at inisip ko na baka nandoon ang mga ito. Mahal, anak, nandito na ako. Pasigaw na sabi ko habang nakatingin sa bintana. Subalit walang ano-ano ay mayroong dumaan. Nakita ko ang kanyang buhok at damit. Mahal, uy, nandito na ako. Sabi ko ulit sa pag-aakalang si Mrs. Ion. Ano ba tong dalawang to? Mga bingi. Sabi ko pa habang naglalakad papunta sa pinto ng kusina. At noong papasok na sana ako, ay narinig ko ang boses ng aking asawa na nanggagaling sa bintanang nakabukas sa ikalawang palapag. Ano yun, mahal? Sabi niya at agad naman akong huminto at umatras habang nakatingin sa itaas. At noong makikita ko na ang bintana, gulat na gulat ako na merong babaeng nakatitig sa akin at yung kalahating katawan niya ay nakalabas na sa bintana. Pero ang kanyang mukha ay medyo malabo. Sa takot ko ay dali-dali akong tumakbo papasok habang sumisigaw. Pumasok naman ako sa isang kwarto kasi inisip ko na baka nandoon ang aking mag-ina. Subalit wala sila doon. Kaagad naman akong tumungo sa harap ng bahay at nang tignan ko ang sahig ay wala doon ang tsinelas ng aking asawa't anak. Maliban dito ay nakabukas ang gate. Kaya agad akong lumabas ng bahay upang hanapin ang mga ito. Tamang-tama din na nakasalubong ko ang isang kapitbahay. Pare, nakita mo ba yung mag-ina ko? Tanong ko. Ay, nandoon sa bahay ng pinsan ko. Kaarawan kasi ng anak niya. Hinahanap ka nga ng asawa niya. Merong kaunting inuman doon. Sagot naman ang aming kapitbahay. Kaagad naman akong tumungo sa bahay ng kanyang pinsan at nakita ko yung mag-ina ko na kumakain ng hapunan. Kaagad naman akong humingi ng tubig at kumain din ng hapunan. Naibahagi ko din sa mga ito ang naging karanasan ko noong hapon na iyon at mayroon kaming nalaman sa mga nakakatanda sa bahay na iyon. Noon daw ay mayroong malaking puno ng kaymito sa mismo kinatitirikan ng aming bahay. Hindi daw ito nagbubunga at maraming mga kababalagang nagaganap doon. Minsan, nakakakita daw sila ng babae sa tapat ng puno at minsan naman daw, karawahe. Minsan, nakakarinig sila ng kanta. May isang kabaryo daw kami na hinarangan ng malaking aso noong dadaan daw sana ito sa puno. Wala siyang magawa kundi ang bumalik sapagkat natakot daw ito. Pero napagpasyan daw ng may-ari na putulin ang punong iyon. At makalipas daw ang ilang taon, pumanaw ang may-ari nang dahil sa isang sakit. Magmula noon, araw-araw na kami nagpapausok ng insenso at nag-alaga din ako ng aso. Dito ko na po tatapusin ang kwento sapagkat wala na rin kaming naging karanasan pagkatapos noon. Mag-ingat kayo palagi. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa mismong lugar namin.
Sa mga panahong ito ay mayroong malawak na hasyenda sa aming baryo na pagmamay-ari ng kaibigan ng aking lolo. At yung tatay ko ay naging tagapamahala ng bahay at lupain magmula nung pumanaw si lolo. Dumating naman itong panahon na pumanaw din ang may-ari ng hasyenda at kanyang ipinamana ang lupain at ang lahat ng ari-arian sa kanyang nag-iisang anak na babae. Tawagin natin siya sa pangalang Tita Piling. Mabait, masipag at matulungin. Sa katunayan, malapit ito sa aming pamilya. Noon pa man ay marami nang nagaganap na kababalagan sa kanilang asyenda. At ayon kay tatay, hindi pa daw siya pinapanganak ay marami ng mga kwento-kwento. Parang naging lagusan o tambayan ng asyenda ng mga elemento, lalong-lalo na ng mga aswang. At kami ay marami nang naging karanasan doon. Pero itong ibabahagi ko sa inyo ay mismong karanasan namin ng aking tatay. Minsan, tumutulong din ako sa asyenda. At minsan naman ay doon kami nagpapalipas ng gabi sapagkat walang kasama doon si Tita Piling. Sa mga panahon kasi na ito, wala pa siyang asawa. Sa likod naman ng asyendang ito ay doon matatagpuan ang aming bahay. Kaya isang tawag lang sa amin ni Tita Piling ay agad naming madidinig. Sa katunayan, palagi siyang tumatambay sa bahay, lalo na kapag mayroon siyang gustong kainin. Masarap kasing magluto si nanay. Sisimulan ko na ang kwento. Isang gabi noon ay nasa bingit na kami ng anto nang marinig naming tinatawag kami ni Tita Piling. To, gising pa ba kayo? Pasigaw na tanong niya habang kumakatok sa pinto. Oh, ne, sandali. Gabi na. Sagot naman ang aking tatay at kaagad niyang binuksan ang pinto. Kami naman ang aking kapatid ay kaagad na bumangon upang malaman kung ano ang nangyayari. At nang makarating kami sa sala, ay narinig namin ang kanilang usapan. Hindi ako makatulog. Parang may nagpaparamdam. Sa ilang taon kong tumitira dito, ito yung pinakapangit na gabi para sa akin. Sabi ni Tita Piling. Ano ang ibig mong sabihin? Baka may nakapasok na manok o di kaya'y kambing? Sagot naman ang aking tatay. Wala. Meron talagang nagpaparamdam. Parang may nag-uusap sa labas ng bahay. Sagot naman niya. Gusto mo bang samahan ka namin doon? Baka magnanakaw at merong masamang balak. Sagot naman ang aking tatay. Alam mo namang nire-respeto kami dito. Kung magnanakaw man ang mga iyon, edi sana noon pa man ay nanakawan na kami. Sagot naman ni Tita Piling. Eh malay mo, hindi natin alam. Tara na. Sagot naman ang aking tatay at kaagad kaming tumungo sa bahay ni Tita Piling. Si nanay naman at ang aking kapatid ay nagpaiwan sa bahay. Nang makarating kami doon, ay kaagad naming sinigurado na nakalaka mga pinto at bintana. Pagkatapos nito, ay pumasok na kami sa kanya-kanya naming mga kwarto. Hindi naman ganun kalaki ang bahay, yung sakto lang. Meron itong tatlong kwarto, isang banyo, isang kusina at silo. Yung makalumang disenyo, walang ikalawang palapag, parang bahay kubo na talagang maganda. To, kayo na dito ang bahala. Puyat na ako. Sabi pa ni Tita Piling bago ito pumasok sa kanyang kwarto. Sige ne, matulog ka na.
Sagot naman ng aking tatay. Siya nga po pala, malaki ang utang na loob ng aming pamilya kay Tita Piling. Kaya nahihiya din kaming tumanggi sa kanyang hinihinging pabor. Makalipas ang mahigit isang oras, ay sinabihan ako ni tatay na matulog. At noong nasa bingit na ako ng antok, ay nakarinig kami ng mga yapak sa tapat ng bahay. Kaagad namang nagising ang aking diwa. Pero ang sabi ni tatay, baka kambing lamang ang mga ito, o di kaya'y manok na gumagala. Pero ang sabi ko, malalim na ang gabi at malabo naman nagagala pang mga ito. Hanggang sa nagsabi si tatay na silipin namin upang malaman kung ano talagang gumagawa ng tunog. Huwag kang maingay, dahan-dahan lang tayo. Baka magising yung tita mo at matakot. Pabulong na sabi ng aking tatay at kaagad naman akong tumango. Nang marating namin ang sala ay dahan-dahan naming binuksan ang bintana upang makita ang harap ng bahay. Labis ang aming pagtataka kasi nadidinig namin ang mga yapak. Subalit wala namang tao o hayop na magiging sanhi ng tunog na iyon. Diyos ko, mukhang kababalaga na ito. Pabulong na sabi naman ang aking tatay. Nang mapasulyap ako sa kabilang bintana, ay nakakita ako ng mga matang sumisilip. Kaagad naman akong napaatras at napahawak kay tatay. Nabasag ko pa ang isang mamahaling florera. Ano yon? Pasigaw na tanong ni Tita Piling at kaagad naman akong tinitigan ng aking tatay. Nang tumingin ulit ako sa bintana ay hindi ko na nakita pa ang mga matang iyon. Agad ko naman itong sinabi kay tatay at hindi naman siya nagdalawang isip na lumabas ng bahay. Habang ako naman ay pumunta sa kwarto ni Tita Piling upang sabihin ang aking nakita. Tita Piling, may tao sa labas. Pasigaw na sabi ko. Ano? Sigurado kayo? Bulalas niya at dali-dali itong lumabas ng kwarto. Oo tita, nasa labas na si tatay at hinahanap ang taong iyon. Sagot ko naman at naghintay na lamang kami sa sala. Subalit lumipas lang ang mahigit 10 minuto ay wala na kaming nadidinig na mga yapak. Pero ang sabi ni Tita Piling ay huwag daw kaming maingay. Baka sinusubukan ni tatay na hulihin ang taong nakapasok sa loob ng bakuran. Makalipas sa mahigit kalating oras ay dito na kami nagtaka kung bakit hindi pa rin nakakabalik si tatay. Kaya tinawag ko na ito. Tay, tay, nasaan ka? Pasigaw na sabi ko. Nandito sa likod. Sagot niya, subalit nasa mahinang boses. Kami naman ni Tita Piling ay dali-daling tumungo sa kusina kasi mayroong pinto doon papunta sa likod ng bahay. At bago pa man kami makarating sa kusina ay nakarinig kami ng mga yapak na parang tumatakbo papunta sa harap ng bahay. Tay? Pasigaw na sabi ko habang nakatingin sa sala. Subalit walang sumasagot. To, nasaan ka? Pasigaw na sabi naman ni Tita Piling. Pero ganun pa rin, walang sumasagot. Hanggang sa napagpasya na naming pumunta sa likod ng bahay kasi doon namin huling narinig si tatay. Nang makarating kami doon ay nagulat kami nang makita si tatay na nakahandusay sa lupa. Walang malay. Nang tignan ko ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay wala namang sugat o gasgas. Tay, tay, gising.
sabi ko, sabay alog sa kanya. At hindi nagtagal, unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata. Anong nangyari? Ang sakit ng ulo ko. Sagot naman niya at tinulungan ko itong makatayo. Anak, bakit tayo nandito? Nasaan yung nanay mo? Dagdag pa niya at kami naman ni Tita Piling ay nagtinginan. Umuwi na tayo anak. Pasensya na sa abalan eh. Nalasing ba ako? Tanong pa ni tatay. Talagang nakapagtataka ang sitwasyon na ito at kahit kami ni Tita Piling ay nagtataka. Napagpasyahan na lang namin na umuwi sa mismong bahay namin. At doon, tinanong namin si tatay kung ano mang nangyari. Subalit ang tanging naaalala niya ay noong humiga ito sa kama para matulog doon mismo sa bahay namin. Hindi niya naaalala na tinawag kami ni Tita Piling upang samahan ito sa kanyang bahay. Talagang blanco. Kahit si Tita Piling ay talagang hindi makapaniwala. At sabi pa niya, sigurado na mayroong nagaganap na kababalagan kay tatay. Kaya hindi na lamang kami natulog noong gabing iyon. Kinabukasan, maaga naming ginising si tatay. Kaya napagpasya ni Tita Piling na dalhin ito sa isang albularyo. Subalit tumanggi si tatay. At sabi niya, hindi niya kailangan ng albularyo sapagkat normal naman ang kanyang pag-iisip at wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Kaya sabi ni Tita Piling, ang albularyo na lang ang papupuntahin namin sa bahay. At yun nga ang naging plano. Sinamahan ko ito at noong naglalakad pa lamang kami papasok sa asyenda ay napapailing na ang albularyo. Kaya nagtanong ako kung ano ang problema. Mano, ayos lang po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Ang bigat. Parang pinipigilan akong pumasok dito. Nararamdaman ko sila. Sagot naman niya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong naman ni Tita Piling. Mamaya ko nasasabihin. Sagot naman ng albularyo. Nang makarating kami sa bahay, ay ganun na lamang ang pagtataka ng aking tatay kung sino ang aming kasama. Kaagad naman naming ipinakilala ang albularyo. Mabuti naman at pumayag ito na tignan. Mayroong ginawang orasyon ng albularyo at maya-maya lang nakaramdam ng matinding pananakit si tatay. Makalipas ang ilang segundo ay napayuko ito at napatulala. Unti-unti niyang naalala ang mga nangyari kagabi. May matanda. May matanda sa labas ng bahay. Hinabol ko ito. Pero nung dumating ako sa likod, ay hindi ko na ito makita. Maliban sa malaking baboy na yung mga balahibo ay nagtatayuan. Sabi ng aking tatay na siyang aming ikinagulat. May ginawa siya sa iyo. Sigurado ako na yung baboy at matanda ay iisa. Isang malakas na uri ng aswang ang iyong nakita. Sabi naman ng albularyo at kaming lahat ay natahimik sapagkat hindi kami makapaniwala. Kung ako sa inyo, lagyan niyo ng mga ilaw ang bawat sulok ng hasyenda. Yung maliwanag. Kasi kung nasaan ang dilim, doon sila nagtatago. Ito siguro yung asyenda na nadidinig ko sa ilang nagpapagamot sa akin. Taga rito sila. Dagdag pa ng albularyo. Ganun ba? Pero bakit ho may aswang? Akala ko mga engkanto o masasamang elemento lang ang naninirahan dito. Yan naman ang sabi ng tatay ko.
Tanong naman ni Tita Piling. Sa unang tingin, buntis ka iya. Sagot ng albularyo at agad namang nanlaki ang mga mata ni nanay at tatay. Ne, totoo ba? Kanino? Tanong naman ng aking tatay sapagkat mayroong habilin ng tatay ni Tita Piling na bago ito magpakasal, dapat ay kilatisin muna namin ang kanyang mapapangasawa. Nang sa ganon, ay malaman namin kung nasa mabuting kamay ba si Tita Piling. Halos lahat naman ng mga magulang ay ganito ang gustong mangyari sa anak nilang babae. Baka nga buntis ako. Magtatatlong buwan na akong hindi dinadatnan. At ang tatay nang dinadala ko ay bumalik na sa ibang bansa. Doon siya nagtatrabaho. Sagot naman ni Tita Piling. Siya nga po pala, sa mga panahong ito ay nasa edad siya na 35. Mas matanda si tatay ng ilang taon sa kanya. Mahilig din itong magtago ng mga bagay-bagay o sikreto. Bakit hindi mo man nang ipinakilala sa amin? Mayroong habilin ng tatay mo sa akin. Sabi naman ni tatay. Huwag kang mag-alala. Mabait yun. Galing sa disenteng pamilya. Sagot naman ni Tita Piling. Kung ganon, ipakilala mo siya sa amin at sabihin mo na dapat nandito siya habang buntis ka. Kinakailangan mo ng kasama dito. Hindi lahat ng oras ay nandito kami upang bantayan ka. Sagot naman ang aking tatay at tumangon naman si Tita Piling. Tama. At ngayon, bibigyan ko kayo ng mga pangontra. Sabi naman ng albularyo. Nagbigay ito ng mga pangontra at mayroon pa siyang ginawang mga bagay doon sa bahay ni Tita Piling. Pero hindi ko na alam kung ano iyon kasi hindi na ako sumama doon. Ilang gabi kaming natulog sa kanyang bahay. Subalit wala namang nagparamdam at hindi na ulit kami binulabog. Makalipas naman na mahigit 3 buwan ay dumating naman itong nobyo ni Tita Piling. At makalipas ang 1 buwan, ikinasal ang mga ito at ganap na silang mag-asawa. Nabiyayaan sila ng mistisong anak. Pero habang lumalaki ito ay nagiging sakitin. At mayroon akong naging karanasan na kasama ang bata. Isang umaga noon ay maagang pumunta si na Tita Piling sa bahay. Kasama niyang kanyang asawa at anak na nasa 4 na taong gulang. Makulit na ito sa mga panahong iyon. Nagsabi itong mag-asawa na pupunta sila ng bayan upang mamili ng mga kakailanganin sa loob ng bahay at iiwan daw nila ang bata. Sige ne, kami nang bahala sa kanya. Sabi naman ng aking nanay at kaagad na umalis si na Tita Piling. Nak, ipasyal mong bata. Nang sa ganun ay hindi mabagot. Dagdag pa ng aking nanay at kaagad naman akong tumango sapagkat mayroon pa itong ginagawa. Dinala ko ang bata sa likod ng aming bahay kasi mayroong duyan doon na nakasabit sa isang mataas at malaking puno. Pinasakay ko ito. Tawa ito ng tawa at talagang nag-e-enjoy ito. Maya-maya lang ay bigla itong tumahimik at tumitig sa isang bahagi ng bakuran. Ako naman ay nagtataka kung ano ang kanyang tinitignan doon. Hanggang sa nagsabi ito na bababa, kaya agad ko siyang kinuha sa duyan. Ano yon? Ano yung tinitignan mo? Tanong ko sa kanya at bigla naman itong umiti na tila ba mayroong kumukulit sa kanya. Pero hindi ito sumagot at bigla itong tumakbo papunta sa bahagi na kung saan siya nakatingin. Hanggang sa nakita ko na tila ba mayroon itong hinahabol. Tumatawa pa ito habang tumatakbo.
Iho, bumalik ka rito. Pasigaw na sabi ko at agad akong tumakbo. Noong malapit na ako sa kanya, ay bigla naman akong nahilo at natumba. Mabuti naman at kaagad akong nakita ni nanay. Kaya agad niyang kinuha ang bata at pinuntahan ako. Iyak ng iyak noon ang bata sapagkat hindi ito binitawan ng aking nanay. Meron talaga siyang gustong habulin, subalit hindi nga lang namin nakikita. Nilagnat naman ako sa araw na yon at yung albularyo na hininga namin ng tulong noong buntis pa lamang si Tita Piling ay ang siyang gumamot sa akin. Bago magtakip silim ay gumaling ako. Nawala ang aking lagnat at unti-unti akong naging kalmado. Hindi lang naman ito ang mga naging karanasan namin sa asyenda. Marami pang iba. Subalit ang mga ito ang pinakatumatak sa amin na talagang naaalala ko pa. Hanggang dito na lang po ang kwento. Magandang araw po sa inyo. Dati po akong karpintero at marami na akong napuntang lugar. Ang tiwin ko noon ay isang foreman at mayroon siyang kaibigan na isang engineer na siyang nagbibigay sa amin ng mga proyekto. At kahit gaano kalayo ang lugar ay talagang pupuntahan namin. May isang lugar kaming napuntahan noon na talagang hinding-hindi ko nababalikan sapagkat nakakatakot ang naging karanasan namin doon. Sa ilang linggo naming pananatili doon, hindi lamang multo at engkanto ang nagparamdam sa amin, kundi pati aswang. Sisimulan ko na ang kwento. Sa unang araw namin doon, kami ay namangha sa mga tanawin sapagkat malapit na kami sa isang bundok. Maaliwalas, tahimik at mahangin ang lugar doon. At sabi nga ng aking tiyo, sa buong buhay niya ay noon lang siya nakapunta sa ganong klaseng lugar. Ganon din ako. Malalayo ang agwat ng mga bahay sa isa't isa. At kapag meron man kaming bibilhin doon ay kinakailangan pa naming maglakad ng ilang daang metro bago marating ang nag-iisang talipapa sa baryo na iyon. At halos 80% ng baryo ay talahiban at kakawyan. Para sa akin, misteryoso ang lugar na iyon. Kung tumitig ang ilan sa mga tao ay talagang masama, yung tipong nangingilati sa mga ito. At sabi naman ng aking tiyo, batiin namin ang mga ito sapagkat hindi namin alam ang pag-uugali ng mga tao doon. Kinakailangan naming makisama. Nang sa ganon, ay magkaroon kami ng mga kaibigan. Lalo pa't ilang linggo kaming mananatili. Nagising ako noon ng madaling araw. Nahirapan na akong makabalik sa aking pagtulog. Kaya ang ginawa ko, lumabas muna ako sa barracks para magpahangin at magyosi. Pero walang ano-ano ay nakarinig ako ng tunog ng kadena. Nagkakaskasa ng mga ito. Ako naman ay nagtataka kung sino mang gumagawa nun sapagkat tulog na ang lahat ng karpentero maliban sa akin. Pinuntahan ko ang bahagi na kung saan ang gagaling ang tunog na iyon. At bago pa man ako makarating doon ay narinig ko na parang binitawan ng kadena. At nakita ko ito sa lupa. Kaagad ko naman itong kinuha at lumingon ako sa aking paligid. Subalit wala naman akong nakitang tao. Sa pagkakatanda ko,
Huling nakita ko ang kadena na nasa harap ng aming tinutulugan. Kaya labis ang aking pagtataka kung bakit napunta doon. Agad ko itong kinuha at dinala. Nang tumalikod ako at naglakad pabalik, ay nakarinig ako ng malakas na sitsip. Psst. At nasundan ito ng kakaibang halakak na nasa matinis na boses. Kaya agad akong napalingon sa bahagi na iyon. Noong una ay wala akong nakita. Subalit makalipas lang ang ilang segundo ay unti-unti akong nakakita ng namumulang mga mata. Sa takot ko ay dali-dali akong bumalik sa loob ng barracks. Nakakalikha na ako ng ingay kaya ang ilan sa mga karpentero ay nagising at nagre-reklamo kung ano ang aking ginagawa. Sinabi ko naman ang tungkol sa aking nakita at nagsabi si Tio na puntahan daw namin. Kanya-kanya silang nagdala ng iba't ibang kasangkapan. At nang makarating kami sa bahagi na kung saan ko nakita ang mga matang iyon, ay nakarinig kami ng mga yapak na tila ba tumatakbo papalayo. Dinig na dinig namin ang mga yapak na iyon at kahit si Tio ay kinilabutan. Hindi na ako nakatulog noong madaling araw na iyon. Sa pagsikat ng araw ay unti-unting sumama ang aking pakiramdam. Nilalamig na ang aking mga paa at unti-unti na akong giniginaw. At makalipas lang ang isang oras ay tuluyan na akong nilagnat at pinagpahinga na lamang ako ng aking tiyo. Nakatulog naman ako mga bandang alas 9, subalit na naginip ako ng masama. Hinihila daw ako papunta sa kakawayan, sa bahagi na kung saan ko nakita ang mga matang iyon. At nakarating daw ako sa isang maliit na kuweba. At nakakita ako ng mga nagtataasang tao doon. Ang isa sa mga ito ay hinawakan ng aking dibdib at bigla niya itong itinulak. Kaya hindi ako makahinga. Nakarinig daw ako ng mga halakak na tila ba nasisiyan sila sa ginagawa ng isang ito. At noong mawawala na ako ng hininga, ay nagising ako. Sa pagmulat ko ng aking mga mata, ay nakita kong pinapaligiran ako nila Tio at wala na akong damit pang ibaba sapagkat hinila daw nila ang aking pitsurokoy. Kasi kung hindi, malamang ay wala na ako ngayon. Binangungot daw ako noong sandaling iyon. Sumisigaw daw ako habang tulog at nahihirapang huminga. Nalaman ko na alas 3 na ng hapon noong sandaling iyon. Mas mabuti siguro na maghanap na tayo ng albularyo habang maaga pa. Sabi ng isang karpintero na mayroong paniniwala sa mga kababalagan. Tawagin natin siya sa pangalang Mangustin. Siya ang pinakamatanda sa aming lahat. Sige, magtanong-tanong tayo at dapat sama-sama tayong lahat. Mahirap na. Sagot naman ang aking tiyo. Pagpatak ng alas 4 ay kaagad kaming pumunta sa mga bahay-bahay upang magtanong. At sabi ng isang may bahay, sa bayan ay mayroong isang tanyag na albularyo. Kaya pumunta kami doon. Mahigit 2 kilometro ang binyahe namin noon. At nang makarating kami sa bayan, ay mayroon ding nakapagturo kung saan matatagpuan ang bahay ng albularyo. Kaya agad naman kaming pumunta doon. Nang makarating kami doon, ay agad naman niya akong sinuri. Mga dayo ba kayo dito? Taga saan kayo? Tanong naman ng albularyo. Opo, mga dayo kami dito. At kasalukuyan kaming nananatili sa isang baryo. Mayroon kasi kaming ginagawang malaking bahay doon. Sagot naman ang aking tiyo at agad niyang binanggit ang pangalan ng baryo.
Diyos ko, napakarami nila dyan. Engkanto, multo at aswang. At sa tuwing dadaan nga ako doon, ay talagang mabigat ang aking nararamdaman. At yung pakiramdam na parang sinisipa ako pabalik. Sagot naman ng albularyo. Mayroon siyang ginawang orasyon. At sabi niya, mayroong ginawa sa akin ng isang masamang elemento. Merong tawag dito, subalit hindi ko na matandaan. May binigay din itong pangontra. At sabi niya, marami pa daw kaming mararanasan sa baryo na iyon. Pero huwag daw kaming matakot. Magdasal daw kami palagi. Sinunod nga namin ang kanyang payo. At habang bumabiyahe kami pabalik sa baryo, ay unti-unti akong gumaling. Talagang nakapagtataka at kakaiba ang aking naranasan. Sa gabing ito, ay wala kaming naranasang kakaiba. Nakatulog din naman ako ng maayos. Makalipas ang ilang araw, isang gabi, mahimbing na ang tulog namin nang makarinig kami ng malakas na lagabog sa bubong ng isa pang barracks. Ang lakas nun, kaya kaming lahat ay talagang nagising. Kaagad naman kaming tumingin mula sa bintana kasi matatanaw mula doon. At narinig namin na yung isa naming kasamahan na tawagin na lang nating Mang Julio ay sumisigaw na tila ba mayroong kalaban. Ang akala namin noon ay sinisigawan niya ang isang kasamahan namin. Kaya dali-dali kaming lumabas at tumungo doon para awatin sana ang mga ito. Subalit nang makarating kami doon, kami ay nagtaka kung bakit nakatingin silang lahat sa bubungan. Kaya agad na nagtanong si Tio, anong nangyayari dito? Tanong niya. May lumundag sa bubong, kaya agad na sumigaw si Julio. Mukhang tao. Sagot naman ang isa naming kasamahan, kaya naglibot-libot kami sa buong bakuran. Subalit wala naman kaming nakitang kakaiba. Hanggang sa nakarinig kami ng malakas na tiktik na nanggagaling sa di kalayuan. At ang bahagi na iyon ay talagang kakawyan. Wala ka nang makikitang mga bahay doon. Kaming lahat naman ay napatingin doon. Mukhang kababalagan na yata ito. Sabi naman ng isa pa naming kasamahan at kami naman ay napailing. Eh sino naman ang aaswangin niya dito? Tayo? Ano mang kakainin niya sa atin? Sabi naman ni Mang Julio. Kinabukasan, nalaman namin si isang kasamahan na si Manong Julio ay mayroong nakasagutan noong nakarang araw sa isang talipapa. At noon pa man, si Manong Julio ay talagang mainitin ang ulo at mabilis din itong nagkakaroon ng kaaway, lalo na sa mga okasyon tulad ng kapistahan. Kaya siguro pinag-initan nito ng taong nakasagutan niya at may laing aswang. Ito bang unang hinala namin? Pagkatapos ng pangyayaring ito ay naging tahimik ang bawat gabing nagdaan at ang akala namin ay tuloy-tuloy na ito. Isang araw ng Sabado, pagkatapos ng trabaho ay sama-sama kaming tumungo sa talipapa para bumili ng alak. Sweldo kasi namin sa araw na ito at madalas ay ganito ang aming ginagawa. Nang makarating kami sa nasabing talipapa, ay nagsabi si Mang Julio na nandoon ang lalaking nakasagutan niya noong mga nakaraan. Pero hindi niya ito itinuro sa amin. Subalit noong papaalis na kami, ay nagparinig ito. Pero alam namin na pinaparinggan niya ang lalaking kanyang nakasagutan. Kung siya nga, huwag lang siya magpapakita. Kasi dila lang niya ang hindi masusugatan. Pagpaparinig ni Mang Julio at ako naman ay lumingon sa mga lalaking tumatambay sa talipapa.
at nakita ko ang isang lalaki na masama ang titig kay Mang Julio. Isa itong pahiwatig na baka siya ang pinaparinggan. At nang makarating kami sa baryo, ay agad naming hinanda ang mga pulutan at aking nilinis ang bahagi na kung saan kami pupuesto. Maya-maya lang ay sinimula namin ang inuman. Maganda ang aming usapan. Masaya kahit kami ay kakaunti lamang. Makalipas ng ilang oras, bandang alas 9, ay nagsabi si Tio na kami ay magpapahinga na sapagkat lumalalim ng gabi. Pero ang sabi ni Mang Julio at ang isa naming kasamahan ay susunod na lamang ang mga ito sapagkat uubusin nila ang natirang alak at kaagad naman kaming tumango. O sige, mauna na kami. Kayo nang bahala dyan. Sabi naman ng aking tiyo habang naglalakad papunta sa tinutulugan namin. Nang makahiga ay pinag-usapan namin si Mang Julio at sabi ni tiyo, kapag ikaw ay isang dayo sa isang lugar, dapat marunong kang magpakumbaba sapagkat hindi mo alam ang pag-uugali ng mga tao. Makalipas sa mahigit kalahating oras ay nakatulog naman ako. Pero maya-maya lang ay nagising ako sa mga kalabog sa kabilang barracks na kung saan naroroon si Mang Julio. Narinig din namin ang kanyang boses na tila ba mayroong kaaway. Kaya dali-dali ko namang ginising si Tio. Tio, si Mang Julio. Mukhang mayroong kaaway. Sabi ko at dali-dali itong bumangon at kumuha ng isang bara. Nang makarating kami sa kabila ay nakita namin si Mang Julio na nakahandusay sa lupa at naaaninag ko na meron siyang mga sugat sa ilang parte ng kanyang katawan. Anong nangyari? Tanong naman ang aking tiyo. At agad siyang pinatayo ng ilang kasamahan namin. Walang hiya. Dinumog ako ng malaking aso. Umiihi ako nang makita ko siya. At agad siyang tumalon sa akin. Sagot naman ni Mang Julio. Buhatin niyo. Ipasok natin. Sagot naman ng aking tiyo. At nang ilawan namin ang kanyang katawan ay marami nga itong mga gasgas at kalmot sa katawan. Ang laki ng aso na yon. Nagbabaga ang mga mata. Hindi talaga pangkaraniwan. Dagdag pa ni Mang Julio. Julio, dayo tayo dito. Huwag sana tayong magtatapang-tapangan. Alam naman namin na matapang kang tao. Pero sana, ilagay mo sa tamang lugar. Huwag dito, sapagkat dayo tayo. Sabi naman ang aking tiyo at agad naman siyang tumango. Kami naman ay talagang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Mukhang pinag-initan ka yata, Julio. Sabi naman ng isa naming kasamahan. Kinaumagahan, wala kaming trabaho kasi Linggo. Kaya naisipan naming bumalik sa bahay ng albularyo para humingi ng mga pangontra sa aswang. Nang sa ganon, ay hindi na kami malapitan doon sa tinutuluyan namin. Binigyan naman niya kami ng mga pangontra at siya pa ang gumamot sa mga sugat ni Mang Julio. Talagang may galit daw sa kanyang may gawa nun. At magmula din sa araw na ito ay hindi na nasundan pa ang mga karanasan naming ito. Siguro nang dahil na rin sa mga pangontra. At sabi ko kay Tio, ayoko nang bumalik doon. Hanggang dito na lang po ang kwento. Thank you.
Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa bahay ng aking tiya. Itong mga panahon ito ay kukunin siya ng aking mga pinsan at doon na sila maninirahan sa ibang bansa. Kaya ako ang naatasang maging tagapamahala ng kanilang bahay doon sa isang probinsya. Ang kanilang bahay ay hindi naman kalakihan. Walang ikalawang palapag at ito yung tinatawag na bungalow. Subalit napakalawak ng bakuran at mayroong mga nagtataasang puno sa loob nito. Nung una ay talagang na-excite ako. Subalit patagal ng patagal ay unti-unting naglaho ang excitement na ito. Sisimulan ko na ang kwento. 2 linggo ang lumipas magmula nung tumira ako doon ay nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Nakakarinig na ako ng kaluskos tuwing gabi. Mga yapak na tila ba mayroong mga aso na nagtatakbuhan sa labas ng bahay. Maliban dito, pakiramdam ko ay mayroon talagang nakatingin sa akin kahit na alam kong ako lang ang tao sa bahay na yon. Makalipas ulit ang 1 linggo, isang hapon, habang ako ay nagwawali sa likod ng bahay, ay nakakita ako ng anino na dumaan sa aking gilid. Kaagad naman akong tumingin sa direksyon na kung saan papunta ang anino. Subalit wala naman akong nakita. Sigurado ako na hugis tao ang anino na iyon. Makalipas lang ang 1 segundo, ay nakarinig ako ng kalabog na nagmumula sa loob ng bahay, kaya agad naman akong napatingin doon. Hindi nagtagal, pumunta ako sa bahagi na kung saan ang galing ang kalabog. At nang makarating ako doon, nakita ko na yung mga gamit sa loob ng kwarto ng aking tiya ay nagkalat. Sigurado ako na maayos ang kwarto bago pa man ako nakarinig ng kalabog. Kaya labis ang aking pagtataka. Inisip ko pa na baka mayroong nakapaso. Kaya agad ko namang tinignan ang mga bintana. Subalit nakalak naman ang mga ito. Tumungo naman ako sa sala upang tignan ang mga ito. Pero nakalak din. Paano nangyari yon? Tanong ko sa aking sarili. At maya-maya lang, niligpit ko ang mga gamit ng aking tiya at aking ibinalik sa dati nilang pwesto. At nung malapit na akong matapos, ay nakarinig ako ng bulong. Umalis ka dito. Sabi sa bulong na siyang nagpatayo sa aking mga balahibo. Klarong-klaro ang mga salitang iyon na tila ba mayroong taong nakatayo sa aking gilid. At nang dahil dito, ay agad akong napatras at tumingin sa bawat sulok ng kwarto. Unti-unti na akong kinabahan, kaya mas minabuti kung lumabas na lamang doon. Subalit sabi ko, dapat huwag akong magpapadala sa takot, sapagkat hindi nila ako kayang saktan. Bandang 7:00 ng gabi, habang kumakain ako ng hapunan, ay bigla namang nanindig ang aking mga balahibo. Dito na ako unti-unting kinabahan kasi ito din ang aking naramdaman bago ako nakarinig ng bulong. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng malakas na kalabog sa loob ulit ng kwarto ng aking tiya. Takot man ako pero kinakailangan kong tignan kung ano mang nangyari doon. Baka kasi mayroong nabasag na mamahaling gamit at magagalit ang aking tiya. Kaya pumunta ako doon. Nang buksan ko ang pinto ng kanyang kwarto, laking gulat ko nang makakita ng isang figura ng tao na mayroong hinahanap sa loob ng aparador ng aking tiya. Madilim ang kwarto noong sandaling iyon at nung sindihan ko ang ilaw, ay nawala ang figura na parang bula. Kaya dali-dali akong bumalik sa pagkainan. Nang makarating ako doon, ay naisipan kong magdasal
sapagkat hindi ko na alam ang aking gagawin. Nagdasal ako ng taimtim, subalit nakakarinig ako ng mga bulong. Ramdam na ramdam ko na mayroong nakatayo sa aking gilid. Kung ano-ano na ang kanyang sinasabi, subalit pinagpatuloy ko pa rin ang pagdarasal habang nakapikit ang aking mga mata. Talagang sinubukan kong magpakatatag at makalipas lang ang ilang segundo, iminulat ko ang aking mga mata. Pero nakahandusay na ako sa lupa. Labis ang aking pagtataka kung paano nangyari ito, sapagkat wala naman akong naramdaman. Hindi naman ako natumba. Agad-agad akong bumangon at nakaramdam ako ng pananakit sa aking likod. Nang mapasulyap ako sa bintana, ay nakakita ako ng babaeng nakadungaw doon. Galit na galit, nakulang na lang ay papatayin niya ako. Sa takot ko, ay agad akong tumakbo palabas ng bahay at pumunta ako sa kapitbahay ng aking tiya na noon ay hindi ko pa masyadong kaklose. Tawagin natin siya sa pangalang Tita Belen. Tita Belen, buksan niyo ako. Pasigaw na sabi ko habang kumakatok sa pinto. Sino yan? Pasigaw na tanong niya. Ako to, si Nonoy. Sagot ko naman at agad niya akong pinagbuksan. Oh, iho, anong nangyari? At bakit mayroon kang sugat sa noo? Nagtatakang tanong ni Tita Belen. Sugat? Tanong ko naman, sabay hawak sa aking noo. At dito na ako nakaramdam ng hapdi. Nang tumingin ako sa salamin, ay nakita ko na meron akong sugat. Parang isang kalmot na malalim. Iho, anong nangyari sa'yo? Bakit ka natataranta? Tanong pa ni Tita Belen. At kaagad naman akong inasikaso ng kanyang anak na babae. Kinuwento ko naman ang mga nangyari sa bahay ng aking tiya at hindi naman makapagsalita si na Tita Belen. At sa tingin ko, hindi na ito bago para sa kanila. Iho, hindi pa man napagpapatayuan ang bahayang lupain na yan. Marami na talagang nagaganap na kababalagan dyan. Sa katunayan, noong bata kami, ay hindi kami pinahihintulutan na pumunta sa bahagi na yan. Sapagkat ayon sa lola ko, ay maraming naninirahan na masasamang elemento sa bahagi na yan. Hindi naman alam ng tiyahin mo ang tungkol dito noong binili niya ang lupain na yan. Hindi naman taga dito ang kanyang asawa. Mahabang pagpapaliwanag ni Tita Belen. Ah, ganun ba? Kaya pala. Sagot ko naman. Kung gusto mo ng kasama, pwede kong pakiusapan ang anak kong lalaki. Kasing edad mo rin siya. Sigurado ako na nagita na kayo. Dagdag pa ni Tita Belen at agad niyang tinawag ang kanyang anak na tawagin na lang nating Roman. Yun nga, sinamaan ako ni Roman sa gabing iyon at bandang alauna ay dinalaw ako ng antok hanggang sa nakatulog ako. Kinaumagahan ay ginising ako ni Roman at bago pa man ako bumangon ay nakita ko itong nakangiti at nakatitig sa akin. Agad kong kinusot ang aking mga mata at inayos ang aking mga buhok. Nang tumayo ako ay kaagad akong lumingon kay Roman, subalit hindi ko na ito makita. Wala rin akong narinig na tunog upang masabi ko na lumabas ito ng kwarto. Nakita ko rin na yung pinto ay nakasara. Roman, tol, nasaan ka? Tanong ko noong sandaling iyon, subalit walang sumasagot.
Kaagad naman akong lumabas ng kwarto at nakita kong nakabukas na ang pinto ng bahay. Dali-dali naman akong lumabas at pumunta kina Tita Belen upang magpasalamat sana kay Roman. Subalit nagulat ako sa sinabi ni Tita. Tita, nasaan po si Roman? Tanong ko sa kanya. Ay, pumunta sa bayan. Inutusan kong bumili ng ulam. Kanina pa umalis yon. Pabalik na rin siguro. Sagot niya at agad namang nanlaki ang aking mga mata. Eh sino yung gumising sa akin? Nagtatakang tanong ko at agad ko namang sinabi kay Tita Belen ang mga pangyayari. Kahit siya ay hindi makapaniwala, sa lahat daw ng karanasan na kinuwento sa kanya, yung akin ang kakaiba. Sa araw na ito ay napagpasyahan ko na umuwi na lamang sa bahay. Pero nilinis ko muna ang bahay ni Tita bago umalis. At sinigurado kong walang kalat at nakalak naman ang mga pinto at bintana. Sinabi ko rin kay Tita Belen na aalis ako. Hindi naman makakapasok ang magnanakaw sa bahay sapagkat nakalak ang bawat pinto at bintana. Makakapasok lamang ang mga ito kung sisirain. At yun nga, umuwi ako sa bahay noong araw na ito at nagtaka naman si nanay at tatay. Kaagad ko namang ipiniliwanag kung bakit at sabi ni tatay, sa isang linggo, isang beses lang akong pupunta doon at magpapasama daw ako sa aking mga kapatid. At yun nga ang naging plano. Magmula noon ay ito nga ang aking ginawa. Mayroon pa rin namang nagpaparamdam sa akin pero hindi na tulad nung dati. Nagkikibit-balikat na lamang ako kapag meron man akong mararamdamang kakaiba. Maliban po sa karanasang ito ay meron pa akong ibabahagi. Nitong mga panahon ito ay meron na akong pamilya at trabaho. Isang hapon noon, pagkatapos ng aming trabaho, ay niyaya ako ng isang kasamahan na tawagin na lang nating Pido na pumunta sa kanilang bahay sapagkat kaarawan niya sa araw na iyon. Mayroong kaunting salo-salo at dalawa lamang kami ang kanyang inimbita sapagkat ito lang daw ang kaya ng kanyang budget. Hindi naman ako tumanggi kasi malapit din sa akin itong si Pido. At ang isang kasama namin na kanyang inimbitahan ay tawagin na lang nating Bisor. Bandang alas 6 ay narating namin ang baryo ni Lapido. Masukal at liblib ang lugar na yon. Maraming insekto at madilim ang daanan. Kapag wala kang dalang flashlight doon, sigurado na maliligaw ka sapagkat pasikot-sikot ang daanan. Nang makarating kami sa kanilang bahay, ay nakahanda ng hapunan. Agad naman naming nilantakan ang mga pagkain. Sa mga panahon din na ito, ay wala pang kuryente ang bahay nila Pido. Pagkatapos naming kumain, ay niyaya kaming mag-inuman ng tatay ni Pido. Subalit nung una, ay tumanggi kami sapagkat medyo malayo pang uuwian namin. Pero sa huli, ay nagsabi si Bisor na makisama daw kami. Kaya kami ay nag-inuman noong sandaling iyon. Makalipas ang isang oras ay nagsabi kami na kami ay uuwi na at hindi naman kami pinigilan. Nagsabi naman itong si Pido na kami ay ihahatid niya sa bukana at kaagad naman kaming tumango. Habang naglalakad sa gitna ng tubuan ay nakarinig kami ng tulog na tiktik. Tatlong beses ito. Agad namang nagsabi si Pido na bilisan namin ang paglalakad. Bakit Pido? Aswang ba yan? Tanong naman ni Bisor sapagkat nagtataka ito kung bakit parang nababahala si Pido. Nakita naman naming tumango ito at ang ibig sabihin
aswang nga ang gumagawa ng tunog na iyon. Binilisan namin ang paglalakad, pero walang kung ano-ano ay narinig ulit namin ang tunog na tik-tik. Pero sa sandaling ito ay mahina. At sabi ng mga matatanda, kapag mahina ay malapit na ito, at kapag malakas, malayo pa ito. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng mabigat na lundag sa likod ng talahiban, kaya agad naman kaming napatingin doon. Mga bisita ko ito, huwag mong anuhin. Anak ako ni ano? Pasigaw na sabi ni Pido at binanggit niya ang pangalan ng kanyang tatay. Maya-maya lang ay nakarinig kami ng mga yapak na parang tumatakbo papalayo. Nang malapit na kami sa bukana ay mayroong tumawid na malaking baboy. Kasing laki siguro ng inahin. Subalit ang pinagkaiba nga lang, meron siyang balahibong nagtatayuan, kulay itim, at sa unang tingin ay hindi talaga pangkaraniwan. Tumawid lamang ito at tumingin sa amin. Kaagad naman kaming napahinto at sabi ni Pido, huwag daw muna kaming magpapatuloy hanggat hindi pa ito tumatawid. Baka kasi dudumugin kami. Nang makatawid na ang baboy, ay sakalang kami nagpatuloy. Ano ba tong lugar niyo, Pido? Ayoko nang bumalik dito. Sabi ni Bisor. Hindi naman sila nang aano. Minsan lang kong magpakita ang mga yan. Hindi na to bago sa amin. Sagot naman ni Pido at ako naman ay napailing. Nang makarating naman ako sa bahay, ay talagang nilagnat ako. At isa lang naman ang dahilan para sa akin. Aswang. Pumunta naman ako sa isang albularyo para magpagamot at binigyan naman niya ako ng pangontra. Kinabukasan, nalaman ko na si Bisor ay nilagnat din noong gabing iyon. Magmula talaga noon ay hindi na kami pumunta sa baryo nila Pido. At sabi ko, baka kaya ko pang pakitaan ng multo. Huwag lang ganun. Hanggang dito na lang ang kwento. Yun, maraming salamat. Shout out po tayo. Shout out sa mga members ko na sina Maricar Pastrana, Jotessa Moore, Adela Lee, Mirna Cabalonga, Taylor Nuevo, at Christina Varela. Maraming salamat po sa karagdagang suporta para sa channel na ito. Mag-ingat kayo palagi. Shoutout din kina Mary Asilar, Carlo Duliente, Jessa Joy Kawile, Filipina Palsario, Ateo, Richelle Masarap, Fatima Fresnido, Hazel Fiesta, Mr. Coles, Iram, Trisha Ligaspi, Heidi Gregorio, Valdayot, Azili Gumban, Linet Reparado, Liblib Rosel, Benjo Cruz, at John Rainiel Zacate. Hello din kay Christian Mejia, Miss Francis, Farah Sanchez, Kurab Stories, Subscribe, Test Channel, Luisito Castro, Gestoni Eroy, Ian Michael Padrones, Jane Jake Despri, Nika Fernandez, Jinjin Kalantongan, Ryan Dula, Levi Garcia, Carmelita Manabag, at Jobert Dayon. Sa mga bago lang sa channel na ito, ako po si Chris, ang inyong narrator. Mag-ingat po kayo palagi.